Yan mga kasapi, ito yung materials na ginamit natin. Enclosure yan, nabibilin sa Shopee. Tsaka yan, karton at nilagyan natin ng damo-damo. Dinikit lang natin. Yan, so puro karton yan, nakasetup. Tapos lalagyan natin yan ng damo-damo. Parang yung dahon ng bamboo. Yan. So ito na, yung finished product natin mga kasapi. Sobrang ganda oh. Nakita nyo naman, parang nasa wild sila. Ayan oh, yung karton nagmukhang kahoy. Gawa ng kahit wala tayong mga ano dito, materials. Na-discarte yan natin, yan. A few moments later. Game, simulan na natin. So, mag-rehouse tayo ng mga slings natin. Ito, yan. Astig yung nagawa ko. Hindi ako makapaniwala, nagawa ko. Okay, so ito, pipili tayo ng unang i-rehouse natin mga kasapi. Ayan, so tingin ko, ang uunahin ko dito, arboreal siguro. Ito, yan, ito kasi yung sa arboreal. Ginawa ko, astig, oh. So arboreal, konti lang yung foco pit na nilagay natin. So ito, ang pinakauna at pinakaswerte. Ang H. Maculata kung tawagin na yan. So, sobrang bilis na ito. So, ingat lang tayo. Oh, teka. Yun, dandan lang. Yun, napakabait. Hindi na tumakbo. So, ayan siya mga kasapi. Ayan, no. So, dumikit agad siya. Akala niya puno siguro. Ganda eh. Ayan, no. So takpan lang natin kasi baka makalimutan natin bigla siyang mag-bolt at mawala. Ganda. So ang ayos, kung sakto lang yan hanggang lumaki siya dyan kahit mga lagpas 1 inches. Bago ulit natin siya i-rehouse. So ayan. Next tayo. Itong isa, yan. So yung magiging next natin, ito yung agenic natin o kung Acanthus curia geniculata kung tawagin, ayan. So mga parang mga 1 inch na yung size niyan mga kasapi o almost inch, ganda nito. So tingin ko female to eh. Ayan, dito natin siya ilalagay. So bagay na bagay sa kanya to, nakita niyo naman kung gaano kaganda o yan. So yun yung magiging hide niya. Yung karton naging mukhang hide talaga, astig. Yan, so dandahan lang kasi ang bilis din ito eh. Yan. Oh, teka. You know, parang ang bilis niya mag-accelerate. Yan. Ayos. Hindi ako pinahirapan. Sarado natin mabuti. Yan oh. So ayos to. Saktong-sakto talaga siya sa loob mga kasapi. Ayan. Ganda ng hide niya. Hindi na siya merapan. Ayan. Kaso yung mga ganitong slings, makukulit to. Ayan no. Next round tayo. Ano kayong next natin? Teka, ayusin natin yung kalat. Ito. So itong isa, Firelink pa nakapangalan. Pero ano yan? T. Albo, Nicaragua. So ayan, zoom natin. Yan, ganda ng itsura nito. Next na molt nito, makikita natin yung itsura niya tsaka kulay. Yan, so sheng next. Hanap tayo ng paglalagyan sa kanya. Tingin ko ito na. Ito na napili ko para sa kanya. Mukhang mag-i-enjoy siya dito. Kahit magkakamukha lang naman sila. Ayan. Ito, mapakabilis din ito mga kasapi. Ayan, so doble ingat lang tayo yan. Hop, bilis. Nakikita nyo? Nakikita nyo pumipitik? Grabe, ang bilis nun ha. Kaya buti nilagay ko sila sa parang malaking plastic bin na ganyan, no? Or mini bin para if ever na lumabas, nandun pa rin sila sa loob. Ayan, secure lang natin. Dandan lang, baka may ipit. Yun siya, oh.
malaki-laki na tong unggoy na to. Ayan. Ang bilis din itong kumain, or ang ano tawag dito sa Tagalog, yung napakatakaw kumain. Ayan. Kulang sa kanya yung isang piraso. Minsan ginagawa kong dalawa. Ayan o. Ganda. Next na molt nito, lalabas yung kulay puting balahibo nila. Mga Nicaragua, mababalahibo talaga sila kumpara sa mga albo na Honduran lang na curly hair. Ganda to pag lumaki, mga kasapi. So ito, female din to. Alam na this. Tinignan ko na mabuti, female. Itong isa, yan dito, ito yung next na paglalagyan natin. Yan, so ayos na to para sa isa. Ito naman ay Lasiodora, mga kasapi, striatipis. Yan. So ganun din, almost inches na to. Inches, dami naman. Yan, ganda oh. Lasiodora striatipis. Yan. Ito mabilis din to, mga kasapi. Iwan ko, iba yung galaw din ito. Yan. Oh, nakita nyo naman. Pero mabait naman siya. Hindi naman siya tumakbo palabas. Dahan-dahan lang. Baka maipit. Yan o, mga kasapi. Sila tom siya dyan. Ang ganda. Nakita nyo naman yung sahig niya. May mga kusot-kusot na dahon. Na yan o, kulay green. At yung mga sunog na. Para feeling nila na sa gubat sila. Ganda. At yung kokopit na gamit natin, mga kasapi, hindi bughag, magandang klase. Yung kokopit with charcoal ba yun, maganda. So hindi siya nagkaka-molds ng ganun-ganun. Yun o. So ito, mukhang female din. Lahat female! Next tayo. Yan o. Papakita ko sa inyo. Ang pinakauna kong tarantula. Yan, si Bihamuri. Yan, kung mapapansin nyo. Nasa video ko siya, yan o, oh. Tingnan nyo sa taas, yun yung video na nilabasan niya. At bida siya dun. Ganda, aquarium niya, kakagawa ko lang din yan, mga kasapi. Karton lang din yan. Tapos nilagyan ko ng twigs ng bamboo. Ganda, ano? Sakto ba, ayos ba, mga kasapi? Yan o, oh. Sa lahat ng ginawa natin, sling enclosure, ang lupit. Kahit ako, minsan pinapanood ko lang sila. Pero nagagandaan na ako sa ginawa ko. Yun, mga kasapi, magandang araw sa inyo dyan. Sana na-enjoy niyo yung video natin, mga kasapi. Nakita niyo naman kung gano'ng kalapit ko ng mga alaga natin dahil sa bahay nila na bago. Gaganda. Enclosure na tinatawag. Tsaka susunod pala, update ko kayo kung ano na yung lagay nila. Kasama ng King Baboon Tarantula. Hindi ko kasi sinama dun. Gawa na naka-quarantine pa yung King Baboon tsaka yung N. Carapuensis. So, huwag nyo kalimutan, i-subscribe yung channel natin, Spider Channel. Yung Facebook page natin, like nyo rin. Spider Channel PH. Sa susunod kasi mag-update ako sa inyo kasi mukhang malapit na magbukas yung LBC, mga kasapi, dyan. So, mag-update tayo kung pwede na mag-shipping. Kasi naiya na rin ako sa mga order sa akin. Hindi ko man lang masabihan na, oh, pwede na mag-ship. So, sana magbukas na. And sa mga gusto pala, shoutout dyan na mga kasapi, mag-comment lang kayo dyan sa baba kasi next na video, mag-update ako ng mga tarantula natin kasama ng King Baboon. Shoutout ko kayo. Gagawa na rin pala ako ng mga video, mga kasapi, kasi mukhang makakakuha na ako yung Tatay Mendo ng alaga. Marami na siyang gagamba ngayon, nag-atid na siya. So kukuha ako isang box pang lalaban natin. So pipili tayo ng malupit na mga panlaban natin dun. So papakitaan ko kayo. Ako pipili ako mismo ng talagang panlaban ko nagagamba na malupit. Tapos para sa alagaan, tapos pababanggain ko. Mapakita ko sa inyo yung malupit na laban ulit. Kung kagaya ng laban ng White Devil Lord ko talaga pag nasa kustahan. And yun, mga kasapi, ingat pala kayo palagi. Kasi gawa ng kahit naka-GCQ yung mga cases tumataas. So ingat kayo, huwag kayo labas ng labas. Para hindi maawa yung pamilya nyo sa inyo. Napaka-delikado ng lagay natin ngayon. Pero yun, pasalamat na lang tayo, okay pa rin tayo. Sa lahat ng mga nanonood dyan, salamat at sa suporta.